pag-ulan ng isda at iba pang hayop, kaya bang ipaliwanag ng siyensya? Ang pag-ulan ay normal na nangyayari sa ating mundo. Subalit, ang pag-ulan na may kasamang mga maliliit na hayop katulad ng isda, ibon, palaka o iba pang hayop ay hindi isang normal na pangyayari. Marahil ay kikilabutan tayo kapag nasaksihan natin ang ganitong pambihirang kaganapan dahil napaka-imposible nitong mangyari. Marahil ay kung ano-anong pangitain ang papasok sa ating isipan kapag naganap ang ganitong pangyayari. Subalit, bago tayo mag-isip ng kung ano-ano, alam nyo ba na may paliwanag ang siyensya sa mga ganitong uri ng pangyayari o phenomenon? Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan abot kamay ang kaalaman. Kalugar, bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lang na napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe ka na para lalong madagdagan ang iyong kaalaman. Inanyayahan din kitang panoorin ang nauna nating video na paano nabubuo ang bagyo at paano nabubuo ang buhawi para mas maunawaan mo ang paksang ito. Ilalagay ko ang link sa description at end screen sa dulong bahagi ng video. Salamat! Ang pag-ulan ng mga maliliit na hayop gaya ng isda ay tinatawag na animal rain. Paano nga ba ito nangyayari? Tara at ating alamin. Dalawa ang nakikitang dahilan ng mga saintipiko kung bakit nangyayari ito. Ang unang teorya nila sa dahilan ng pag-ulan ng maliliit na hayop ay ang tinatawag na water spout. Ito ay isang uri din ng buhawi o tornado. Subalit, dahil nabuo ito sa karagatan o sa anyong tubig, ay tinatawag itong water spout. Bagaman hindi lahat ng meteorologist ay sang-ayon na nagsasanhi ito ng pag-ulan ng hayop, alam ng karamihan na ang buhawi na nasa dagat o lawa ay binubuo ng mga ulap at hangin na tinatawag na vortex at umiikot ng napakabilis at umaabot sa ibabaw ng tubig na katulad ng ipo-ipo o buhawi na nasa lupa. Napakabayolente ng pag-iikot nito na pwedeng umabot sa bilis na 100 to 450 kph. At dahil sa bilis ng pag-iikot nito, ay kaya nitong makatangay ng maliliit na bagay, paitaas, at maliliit na hayop katulad ng isda sa malaking budo nitong anyo. Dapat tandaan na ang water spout ay hindi tubig na umiikot, kundi ulap at hangin. Ang tubig sa water spout ay nagmula sa condensation o pagsingaw ng mga mainit na tubig sa dagat at hindi galing sa paghigop ng tubig habang umiikot upang maging water spout o buhawi. Matapos na matangay ng water spout, ang mga maliliit na bagay at hayop na nahigop nito paitaas sa ulap ay ibabagsak naman ito sa ibang lugar kapag humina na ang puwersa nito. Isa pang dahilan na tinitingnan ng mga eksperto na pwedeng maging sanhi ng pag-ulan ng mga maliliit na hayop ay ang tinatawag na aft drop o malakas na hangin na umaangat. Ang mga tornado o buhawi na tumatama sa lupa ay mayroon nito. Dahil sa lakas nito ay kaya nitong tangayin paitaas ang mga medyo maliliit na hayop na madadaanan nito tulad ng ibon at paniki. Kaya rin itong makatangay paitaas ng ahas, palaka at mga insekto. Ang mga water spout at updraft ay nawawala ng enerhiya sa pag-ikot kapag nakarating na sa lupa at unti-unti na itong hihina. At dahil sa paghina nito, ang storm cloud o ulap kung saan nabuo ang water spout ay mapapuwersang ibagsak ang lahat ng mga bibigat na bagay na natangay nito paitaas. Mauuna nitong ibabagsak ang pinakamabibigat na bagay na natangay nito, samantalang ang pinakamagagaan naman ay ang pinakahuling babagsak. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga naiulat na pag-ulan ng hayop ay isang uri lang at hindi magkakahalo, katulad ng isda. At mga ilang sandali pag nakalayo na ang ulap ay saka naman babagsak ang mga mas maliliit na hayop gaya ng insekto at susundan ng mga pinakamagaan katulad ng ulan. Ang mga sumusunod ay ang mga napabalitang pag-ulan ng hayop sa ilang mga lugar. Ilan sa mga ito ay hindi kumpirmado sapagkat hindi ito mismong nasaksihan ng mga saintipiko at salaysay lamang ng mga nakasaksi, at ilan naman sa mga ito ay pinatutunayan ng mga saintipiko.
Una sa mga ito ay ang pag-ulan ng isda sa bansang Singapore noong 1861 na nasaksihan mismo ng French naturalist na si Francis Castelnau. Umulan din ng tadpoles o mga batang palaka noong 2009 sa Ishikawa, Japan. Pag-ulan ng isda sa Kerala, India noong 2008. Umulan din ng uod sa Jennings, Louisiana noong taong 2007. May naitala rin pag-ulan ng paniki sa timog kanlurang bahagi ng Texas noong 2006. Pag-ulan ng palaka sa Udzachi, Serbia noong 2005. At pag-ulan ng tikya sa Tasmania, Australia noong taong 2005. Kalugar, naniniwala ka ba sa ganitong pangyayari? At ano ang iyong opinyon kung sakaling maabutan ka o makasaksi ng ganitong uri ng kaganapan? I-comment mo lang sa ibaba ng video ang iyong opinyon. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Muli, maraming salamat at palagi po kayong mag-iingat.